Hi, panibagong araw, panibagong paglilibang. Ayun. Kapi-kapi muna tayo habang yung aking lulutuin ay binabad ko muna. Kasi para mamaya okay na siya. Kapi-kapi muna tayo. Kasi parang luluwas ako sa atin ko gawa ng yun nga, pinapaluwas ako. Ay, huwag kayo mag-alala kasi nagsisend naman ang kapatid ko ng pamasahe kaya kumbaga, pabor naman sa akin na naglalayas kasi nga, libre naman niya yung pamasahe ko. Sabi ko, ate, send Gcash na. Sabi niya, oh, sige, bigay mo na lang sa akin. Kaya okay lang yun na maglalayas tayo kasi sagot naman ng mga kapatid ko yun. Yung kapatid ko na nakakaalwan-alwan sa buhay. Eh, pag yun pinapaluwas ako, nagsisend lang yun ng Gcash. Tapos pamasahe ko, ayun, gura na dun sa kanya. Kaya, nakakatuwa din kasi naiintindihan ko ng kapatid ko na di naman na, wala naman akong extra para sa mga ganyan-ganyang travel-travel. Lalo nung umuwi kami ng Bicol, alos nilibre na niya nga ako nung aking ano doon, expenses doon. Di niya na ako pinagasos doon. Tapos pagpa-uwi pa, libre yung bagahe ko siya nagbayad. Kaya kumbaga sa akin, natutuwa lang din ako sa ate ko kasi naiintindihan yung sitwasyon ko. Siyempre, mahirap maging single mom, mahirap. Kung baga, yung budget ko ay para lang talaga dito sa bahay, sa loob ng bahay, sa mga needs dito. Yung mga travel-travel na yan ay hindi yan kasama sa budget. Kaya, pinoprovide naman ng kapatid ko yung ate ko na nakakaalawan-alawan sa buhay. Kaya, okay. Ganun ang kapatid ko, kumbaga siya kasi yung parang nakakaluwag sa buhay sa mga aming magkakapatid kaya at saka bunso akong ano, babae kumbaga lahat ng ate ko nakaalalay sa akin sa lahat ng mga problema ko kung ako man may problema, umiiyak man ako madaming times na tinutulungan nila ako, ina-advise nila ako kaya kumbaga Ming-Ming kaya kumbaga sa akin sila talaga yung lalo nung down ako yung nag-split kami ng asawa ko parang sila yung karamay ko, sila yung nag-advise sa akin, natatagan ko yung loob ko kasi hindi lang naman daw ako ang ganyan, yung ganyan-ganyan kumbaga sa akin nandiyan na may mga kapatid ko kaya matagal din ako naka-move on pero kailangan ko na mag-move on kasi sabi ng mga ate ko eh hindi naman lang naman daw yung nangyayari sa isang tao. Mga artista nga raw na sobrang gaganda eh naghihiwalay. Eh tayo pa daw na ordinaryong tao. Pero sa akin naman gusto ko pa rin talaga i-save yung pamilya ko. Pero syempre may mga dahilan na rin kaya kumbaga syempre may mga malalalim ng dahilan na masyado na akong nasasaktan kumbaga. Ako naman okay na sa akin, bahala na sila kumbaga. Yung walang ano sa akin yung mga desisyon nila ayoko na makialam kasi parang pag nakikialam ako parang ang dating ay ako yung masama kaya kumbaga babawasan ko na yung pagiging concern ko sa mga anak ko sa ex ko kumbaga bahala na sila buhay nila total naman matanda na yung ex ko alam na niya na yung tama at mali ayoko nang pakialaman yung mga desisyon niya pero minsan maraming beses talaga na lahat ng desisyon niya ay palpak tulad ng pagpapagawa ng bahay na to may kinuha siyang architect parke-architect pa siya kaklase daw niya binayaran niya ng buo pag alis niya ayun dinaya siya ang dami-dami niyang kapalpakan sa buhay na kumbaga damay din ako sa ano sa result ng kapalpakan niya. Nung time na yun na pumalpak yung architect niya, ang dami kong pina-repair dito na wala naman siyang budget para dun. Alam mo dun, yung mga pinagbibigay niya sa aking alahas, dun napunta sa pag-repair ng mga palpak ng architect niya. Masakit sa akin yun, pero tiniis ko yun kasi syempre bahay ko rin naman to eh. Hindi kami ang titira. Kumbaga, lahat ng palpak ng architect niya, ako na lang yung nagpagawa, nagpa-repair. Kaya, flight niya na siguro ko Sabado yun flight niya. Di ba dapat Linggo rest day?
Sabado ay flight niya. Lunes hindi na siya pinasukan ng mga tao ng architect. Yung architect niya mismo ang hindi na pumasok. Yung mga tao dito iniwanan niya, tapos sa akin pa humihingi ng pangkain yun. Sabi niya ay, "Madam, wala kaming ulang iniwan si boss na pagkain. Wala kaming pangkain." Siyempre, ako tao lang din. Maawain ako, ayaw kong nagugutom yung mga tao. Kaya ako pa rin ang ano doon, binibigyan ko yung mga pangkain yung mga yun. Kaya nagluto ako, binibigyan ko sila. Para bang lahat, kumbaga, yun ko na lang din ano sa ex ko. Pero ang dami niyang mga palpak na desisyon sa buhay na ako rin yung sumalok. Ako rin yung, kumbaga sa ano, iba yung kinurot, pero yung sakit, ramdam ko sa akin yung impact ng mga lahat. Pero ayoko na rin naman pagkaisipin yun, kasi kumbaga, move on na tayo sa buhay. Yung mga kapalpakan niyang yun, dun naubos ang lahat ng alahas ko eh. Yung mga sets of jewelry ko. Sabagay, bigay din naman niya yun. Kaso lang, syempre, bigay niya yun sa akin eh. Kumbaga, para sa akin yun. Pero dahil sa pagpaparepair naman ng mga palpak ng architect niya, ayun, mga naisanla ko yun. Hindi ko na natubos. Yung itong natira na to sa akin to, yung nagtrabaho ako eh, pinag-ipunan ko to, kaya ito, meron akong nag-iisang ikaw na pinag-ipunan ko nung nag-work ako, kaya, kumbaga ayoko nang anuhin pa, mag-upon na ako dun. Mas mabuti pa talaga ako ang nagpapagawa dito, kasi nababantayan ko, at the same time, hindi talaga na hindi ako nadadaya sa pera. Hindi ako madadaya talaga. Kumbaga sa ano eh, ako kasi pinapahalagahan ko yung pinaghirapan ng ex ko. Kumbaga, bakit ako magpapadaya sa pera? Pinaghirapan ng ex ko yun. Kumbaga, yun ang nasa utak ko na hindi naman ako pinanganak kahapon para madaya ninyo. Hello. Siguro kung may mga palpak na gawa din yung dati kong nagmamagaling dito. Pero syempre, naagapan natin yun. Kumuha tayo ng iba para lahat ng palpak na rito, i-refer yung mga ano niya dito. Okay naman na ngayon. Ang problema ko na lang dito yung pag umuulan, medyo nagtatagas yung wall namin kasi kailangan ng waterproofing. Pero masabi naman ng ex ko, nag-iipon na siya para doon sa waterproofing na yun at saka doon sa pagpapapintura nga. Kaya, sabi naman niya sa akin, baka itong 2025 makapagpagawa na ng waterproofing at saka yung sa pintura. Kaya naantay ko na lang yung time na yun. Wala tayong may shoutout ngayon kasi hindi ako nagpa-subscribe. Busy ako. Dami kong ginawa kaya hindi time. Ulitin ko na lang yung mga isa-subscribe na ay yung ating mga subscriber ng mga nakakaraan. Para kung nalipasan man nila ang kanilang pangalan, maano nila sa atin ngayon. Saglit lang, nag-delete lang ako ng mga ang dami kasing sa ano ko, sa Star Maker ko ang dami kong screenshot ng mga games namin, mga anik-anik. Ayan, wait lang ha. Ayan, shoutout ko pala kay Ram. Sabi niya sa dito, nasubscribe na po kita. Ang ganda pala ng katawan ninyo. Sabi ko naman ay chubby niya. Hindi po, sexy. Salamat sa iyo, Ram. Tapos sabi, ito naman si ano, sabi ni Dalibar Ryan, sabi niya, "Opo, madam, send mo na lang sa akin. Salamat po, madam. Ang ganda mo kasi." Hindi ko kasi, hindi ko siya na-shoutout ng mga nakakaraan. Nagtatampo to si sa Daliba Bray. Sensya ka na, Daliba Bray. Hindi lang kita naisama dun sa shoutout time ko nung nakakaraan. Nalipasan ko siya. Sabi naman ito ni kaibigan. Okay po.
siguro po, mas maganda kayo sa personal. Talagang maganda ka po. Anong sana? Sabi. Chubby ka pala, ma'am, sabi niya. Like ko pa naman ang chubby, sabi ni Nala. Shoutout po kay Levi, sabi niya, sobrang sexy. Still sexy for me. Shoutout din po kay Alan Floriano, sabi niya. Naka-follow at naka-share naman po ako ng kaibigan po. Search niyo. Ah, ito. Sabi niya, shoutout po kay Michael from Bacolod. Ito naman, shoutout po kay Levi Ackerman, galing siyang Pampanga. Sabi niya dito, sobrang ganda niyo po pala. Dan na po, sabi ni Levi, dan na po. Oh, sobrang ganda niyo po. Levi ng Pampanga. Sabi naman ni, shoutout po kay Alan from Cavite, Tansa daw siya. Ayan. Shoutout po kay Eugene ng Cabotero, Santo Tomas. Ayan. Shoutout po, Eugene. Ito na, na-screenshot ko lang din. Ang sabi niya, ang nakita ko lang din sa isang news feed niya. Ang hirap mag-post ng ikakasaya mo kasi ikaka-stroke ng iba. Ang kulit, no? Ang dami mga ganitong mga ano. Ang hirap mag-post ng ikakasaya mo kasi ikaka-stroke ng iba. Ako naman baliktad. Ang hirap mag-post ng video na ikaka-stroke ng iba. Ako hindi ko na, wala na akong pakialam sa mga nega na ganyan. Diyos ko, bahala sila. Basta ako nag-i-enjoy. Katuwaan ko lang yung pagbablog. Kumbaga sa akin, ini-enjoy ko lang yung buhay ko sa ganyan. Yung enjoyment ba? Bahala kayong manghusga sa akin. Problema nyo na yun. Mayroon mag-post ng video kung ikaka-stroke naman ng iba. Yun ang sa akin. Yung iba naman na mahilig sa FB, mahilig mag-post daw ng ikaka-stroke ng iba. Sabi niya, I'm Jerome Rivero, taga Ilagan, Isabela. Sabi niya, shoutout po kay Jerome Rivero, galing Ilagan, Isabela. Shoutout din po kay Jap Paonon Vlog. Yan, pakisubscribe din po sa, si Idol Jap Paonon Vlog. I'm Ramil from Bicol. Hello, shoutout po sa mga taga Kamsur. Ako po'y taga Albay. Ayan, shoutout din po sa mga taga Albay. Ayokong ishoutout yung mga kalugar ko. Bashers ko yung mga yun. Wala lang akong maipamudbud na pera, bashers ko na sila. Kaya wala pa akong sweldo. Kayong atat. Ako nga relax lang sa buhay ko. Kayo atat naman kayo sa sweldo ng vlogger. Ikakasimula pa lang. Mag-enjoy muna tayo para masaya. Diba? Kayo naman, atat agad kayo sa pera. Pera ba talaga ang importante sa mundo? Hindi ba pwede yung suportahan nyo yung kababayan ninyo? Kasi kababayan nyo yan eh. Oh, mga ampalaya. Mga mukhang pera. Yan kayo. Nakikilala ko kayo sa mga ganyan. Shoutout din po kay Marvin. Gusto ko nga matagal makita. Ganda mo eh. Oh, ay, di mag-ano ka. Manood ka ng mga vlog ko para lagi mo ako nakikita, Ramil. Ay, Marvin. Yan, sabi niya. Sabi naman ni Romeo, ang ganda mo kasi na-pull tuloy ako. Eh, Kuya Romeo, naku, mabigat ka, di kita kayang saluhin. Sabi niya, I'm Rick. Ayan, shoutout po kay Rick. Galing daw siya ang Laguna. Ayan, binisa natin kung saan sa Laguna. Yek. Sabi naman ni Romeo, pero di po kayo naghahanap. Sabi ko naman, bahala na. Tapos sabi niya, Nyek, bakit bahala na? Nagandahan ako sa'yo. Hehehe, ta sexy pa. Eh di wow. Di pa ako nakakuha sa mga bula-bula. Sabi pa ulit ni Romeo, taga-Bulacan po ako. Ayan, shoutout po sa mga taga-Bulacan. Shoutout po kay Romeo. Shoutout din po kay Shindiro. Sabi niya, hello. Shoutout po kay Probinsyanong Hardinero. Ayan. Pakisubscribe din po siya. Nasa 832 ang subscribers niya. Nag-join siya 2 years. 2 years na. Ay, naku, maraming thank you talaga. Kasi ako nag-join nitong 2024 lang. Pero sumobro na tayo sa kailangan ni YouTube na 1,000 subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo. Hindi ko kailangan magpakahirap na magpasubscribe. Pero sinasubscribe niyo pa rin ako. Kaya yun yung shoutout po sa mga subscribers ko. Kaya po nausa sa akin ng shoutout time para sa mga subscribers ko na mapabait sa akin. Ayun, thank you sa inyo mga kaluds ko, mga ludes. Mga ludes ng buhay ko. Ayan, marami salamat. Ayun. Shoutout din po kay JR. Galing na siyang Quezon City. Ayan.
Tapos, ito, na-shoutout na kita. Lami Jun. Sabi naman nito ni Lim Jason, Lami Jun. Ayan. Shoutout po sa mga taga-Bisaya. Siguro ko alam po itong mga Bisaya. Ito yung mga salitang ganito. Lami Jun. Shoutout po kay Lim Jason. Tapos, shoutout din po kay Christian Sanchez. Ayan, sabi naman niya sa akin, na-subscribe na po kita, Ludes. Sorry po. Sabi naman nito na Ernesto Gutlay, go lang po, ma'am, enjoy. Talagang nag-enjoy talaga ako, Kuya Ernesto. Hindi mo na kailangan sabihin, pero maraming salamat sa iyo, sa inyo, sa mga nag-support sa akin. Hindi ko naman po iniintindi yung mga nasa paligid ko na nakikialam sa akin. Di mag-vlog din sila. Buhay nyo yan, di mag-vlog din kayo. Basta ako nagbablog ako, sarili ko naman yung inaano ko, binablog ko, di naman mga mukha ninyo. Sabi naman ni Chris Dagoy, shoutout po sa mga taga-Kaintari sa Rian, dyan ang ate ko. Hello, shoutout sa iyo, mga, sa mga ate ko at pamangkin ko dyan. Taga-Kainta po ako sa Baligot Upper Quattro. Ayan, shoutout po sa mga taga-Baligot Quattro. Minsan pumupunta po sa ate ko, kaya minsan nagbabiyahe tayo papunta dyan sa Karangalan naman yung kapatid ko. Hello, shoutout sa iyo ate, at saka dyan sa Taytay. May ate din ako dyan, minsan bumibili ako dyan ng mga damit-damit kasi mura talaga sa Taytay. Ayan, shoutout din po kay Melati Hardy. Ayan, parang foreigner to. Sabi niya, shoutout din po kay Harley from Laguna. Ayan, shoutout po sa mga taga Laguna. Sa, ang haba po ng Laguna, kaya shoutout sa inyo mga loads. Nakakabuyo po ako. Ayan, okay na. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nung hindi pa ako nagba-vlog, marami na talagang nangingilam sa buhay ko. Tapos nung nag-vlog ako, lalong dumami yung nangingilam sa buhay ko. Pero alam nyo, hindi naman ako naapektuhan. Bahala kayo, kasi buhay nyo yan. Ano, karapatan mo nyo naman yan na makialam sa buhay ng ibang tao. Pero ako, hindi ako nagpapa-apekto. Kasi wala na akong kasalanan sa inyo eh. Hindi ko naman nga kayo inaano eh, pinapakaalaman ng buhay ninyo. Kaya ako, kumbaga sa akin, buhay ko lang din ang pinakikilaman ko. Kaya kumbaga sa mga ano sa akin, yung nakikialam. Wala akong paalam sa inyo. Subaybayan nyo yung buhay ko, buti nga yun eh. Manood kayo na manood ng vlog ko para pag ako sumweldo, ibablog ko yun para ma-inspire kayo na, ay, buti pa siya, nagkapera na. At least, samantala kami, wala pa. Kumbaga, gusto ko rin maging inspirasyon yun. Kaya ibablog ko yun pag ako sumweldo dito sa vlog ko, sa pagbablog ko. Sa bagay, matagal pa yun eh. Kasi 4,000 watts hours ang kailangan ko. May inspire kayo na mag-vlog din. Kumbaga, buhay niyo na lang din ang pakikialaman ninyo sa time na yun. Kasi ako wala na akong oras makialam sa ibang tao. Gawa ng dami kong ginagawa. Nagba-vlog ako, nag-star maker ako, tapos mga anak ko pa inaasikaso ko yung bahay ko. Naglilinis ako, naglalaba ako. Kumbaga sa akin, wala na akong oras para makialam pa sa buhay ng ibang tao. Kaya sa mga yan nakikialam sa akin, okay lang yan. Wala naman akong ano sa inyo eh. Kaligayahan nyo yan, kaya sige lang, push, push nyo lang yan, push mo yan te, push mo yan kuya, kaya okay lang, bye bye, magandang umaga po, thank you so much sa panonood, sa shoutout time, sa ulit-ulit na shoutout time, bye bye, sa lahat ng mga subscribers ko, thank you so much guys, bye.